Sa bidong ito ay ating tatalakayin ang isang batong may dalawang butas sa kanyang ibabaw na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site o lugar. Maliban dito ay meron pa siyang ibang mga nakitang batong marka. Kaya base sa mga markang ito ay nais niyang malaman kung saan ang eksaktong lugar na kanilang huhukayin. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozwalt@gmail.com. Sa larawang ito ay nakikita natin ang isang kakaibang bahagi ng malaking bato. Mapapansin natin na para itong hugis ulo ng isang hayop na may dalawang mata at may patulis na muso. Katabi nito sa kaliwa ay meron itong katulad sa itsura, pero meron itong anyo na hindi ko matukoy kung ano. Kung isa kang masugid kong tagasubaybay, marahil ay meron ka ng ideya kung ano ang nais ipahiwatig ng hugis ulo ng hayop na marka. Pagdating sa mga markang hugis ulo ng hayop, ito ay nagbibigay ng direksyon at ang direksyon na ito ay kung saan ang mga ito nakaharap. At sa pamamagitan ng kanilang mga mata, masigit nating matutukoy ang eksaktong direksyon at lokasyon na nais nilang ipahiwatig. Pero pagdating dito sa markang natagpuan ng ating ka-TH, ay sinuri ko itong maigi kung ito ay lehitimong marka o hindi. Importante na ating malaman ang bagay na ito para hindi masayang lamang ang ating oras dito. At ang kinalabasan ng aking pagsusuri dito ay hindi ito lehitimong marka. Sa larawan na ito ay nakikita naman natin ang dalawang malalaking bato at sa kanilang gitna ay may mga nakatanim na puno ng mga saging. Gusto ko lamang sabihin na ang mga puno ng saging ay isa sa mga paboritong puno na ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. May ilan na akong naging matagumpay na karanasan dito kung saan ang mga deposito ay ibinaon ng mga sundalong Hapon sa ilalim ng mga punong ito. Pero dito, hindi ko sinasabing ang deposito ay nasa puno ng mga saging na ito sapagkat ito ay nangangailangan ng sapat na marka na siyang nagkukumpirma sa bagay na ito. Nakikita naman natin sa larawan na ito ang ibabaw ng isang malaking bato kung saan ay may mga nakaukit dito. Kung minsan ay napapasobra ang ating imahinasyon kung saan ay nabibigyan natin ang mga bagay sa ating paligid ng mga kakaibang hugis o anyo. Dahil dito ay madalas nating mapagkamalan ang mga bagay sa ating paligid na hindi naman lehitimong marka. Kaya dito sa batong ito ay maaring ang tingin mo sa mga nakaukit sa ibabaw nito ay mga paa. Pero ang tingin ko naman dito ay gawa lamang ito ng ating kalikasan at hindi mga sundalong Hapon. Sa larawan naman na ito ay nakikita natin ang gilid na bahagi ng isang malaking lumang bato. At ang kapansin-pansin dito ay ang dalawa nitong maliliit na butas. Sinuri kong maigi ang paraan sa pagkabutas ng mga ito at ang naging resulta ay masasabi kong ito ay gawa sa kamay ng tao. Ito ang mas malinaw na kuha ng ating ka-TH sa dalawang butas na ito. Parang ginamitan ito ng mga sundalong Hapon ng pako o isang kasangkapan para butasin ito. Pero ang mahabang linya na ito sa itaas ng dalawang butas ay masasabi kong natural lamang ito, kaya hindi ito kasama ng dalawang butas. Ang karaniwang kahulugan ng mga butas na marka, lalo na yung may mga bilang na isa hanggang tatlo, ay nagpapahiwatig ito sa mga lugar at bilang ng mga deposito. Kaya dito sa ating marka na ito, ang dalawang butas na ito ay nagpapahiwatig na may dalawang bahagi sa naturang lugar.
At sa dalawang bahagi na ito ay may nakabuong mahalagang bagay. Sa wikang Ingles, ito ang tinatawag na two separate treasure deposits o dalawang magkahiwalay na deposito sa lugar. Dahil sa kakulangan ng mga marka ay hindi pa natin masabi kung saan ang dalawang bahagi na ito ng naturang lugar. Kaya para sa ka-TH natin na kasalukuyang sumusuri sa site o lugar na ito ay kailangan mo pang kumalap ng mga karagdagang marka. Balikan natin ang bahagi ng lugar na ito kung saan ay may dalawang malalaking bato. Iniisip ko lamang na maaaring ang dalawang batong magkatabi na ito ay ang ipinapahiwatig ng dalawang butas na marka. Kaya kung sadyang wala talagang mga nakaukit na marka sa ibabaw ng dalawang batong ito, maaari pa rin natin itong subukang hukayin. Sapagkat ang mga markang nagbibigay kumpirmasyon na ito ang mga lugar na tinutukoy ng dalawang butas na marka ay maaaring nakabaon sa kanilang ilalim o mga buried markers. At kung sakaling meron tayong nahukay na mga buried markers, dito natin pwedeng sabihin na ang dalawang batong ito ay walang dudang ang tinutukoy ng dalawang butas na marka. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Jason Mangawang na tiga season, Pangasinan. Shoutout kay ka-TH na si Mont Chinay na tiga Lapu-Lapu. Shoutout kay ka-TH na si Antiro Dian. Shoutout kay ka-TH na si DLMC Cadavos na tiga Leyte. Shoutout kay ka-TH na si Zakaria MK na tiga Mindanao. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zagwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.